napakadaming nagtatanong sa Facebook at sa YouTube kung kailan daw pwedeng ibaba ang pabo na yung mga bagong sisiw daw. So mula pagkapisa, kung kailan daw pwede nang ibaba sa lupa. So sa natural po na pag-aalaga, actually first time ko lang din po mag-alaga, ano, eh gusto namin na naging natural lang. Mga ito po, nung mapisa po sila, tatlong araw, eh ibinababa namin sa lupa. Pero syempre kasama po yung nanay. Ayan. So kinilti naman sila. So ito yung kulungan po nila. Ayan, may tubig, may pagkain. Ayan. Nung una, isang inahin lang yun nandito. Kasi syempre, nagsimula to, walong sisiw lang eh. Walong sisiw lang po natin na sa isang inahin. Eh, dumami ng dumami. Kasi lima yung naglimlim dati. Umabot. Sa ngayon, nasa 40 plus na po itong mga sisiw na to. Ayan. Wala namang casualty. So yung lagi nila tinatanong na kung ilang buwan lagay sa lupa kung mga bagong pisa, mga sisiw. So pwede pala na ibaba basta kasama yung nanay. Ito po. At dahil hindi maulan, walang problema. Yan. Pero siguro pag tag-ulan, malaking problema kasi syempre mauulanan sila. Kaya dapat may bubong yung kulungan. Gaya na po ito. Actually may bubong naman po ito eh. Ayan. So pwede po silang punta dito sa papag. Dito po. Yun. Ayan. So bahala na po yung nanay na mag-alaga ng kanyang mga sisiw. So sa gabi, ayan, mapasok sila sa pakpak ni nanay nila. Ayan. Ay, may lumalabas. Ito po yung buong kulungan nila. So tatlong nanay kasama yung mga nasa 40 na sisiw. Ayan. Hindi naman pinapasok ng langgam. Siguro may langgam pero wala namang epekto. Tingnan nyo po yung pagkain nila, ano? Ayan. Ayan, bio 1. Tapos ito po is mga, yan, yung pinapakain sa inahin. Mga gulay-gulay, mga pagpag, yung durog na bigas, darak, sapan ng nyog. Ayan, tapos lagi yung tubig nila may vitamin pro. Ayan, tingnan po natin. Actually, punong-puno po ito kanina. Ayan, konti na lang. Maubos po yan mamaya. Punong-puno po ito kanina. Yung tubig po nila. Ito naman po yung kanila. Ayan. Ubos niyan mamaya. May konting langgam siguro, pero okay lang naman. Then every other day, minsan na nakakalimutan ko, sprayan lang lang ko, ng 7 insecticide. Ayan. Ayan, isprayan nyo po dito. Ayan, sa amin, isprayan po namin. Pali, nasa isang linggo na yata mahigit na hindi ako nag-spray dito, eh, wala nang problema. Ayan, mga healthy naman, mga sisiw natin. Ito nga pala yung paitlogan namin ng mga pabo. So, ayan. Ayan, actually, dito po galing yung mga ibang sisiw na yan. Dito na limlim yung mga pabo. Limang pabo po yun na limlim dati. At ngayong araw, wow, may isang itlog ng pabo. So yan po. Isang itlog ng pabo. So kuli mo, dumami ulit yan. Yan. Ito yung mga, yan, dyan kami po nagpapaitlog. Yan. Marami dito dati. Naglimlim. Kasi lima po sila dati. Yun, may isang manok na naglilimlim. Yan, tiyan pa yung lugar. Yan, may mga daming itlog. Mga itlog ng manok. So, yan po. Mula dito. Noon, no? Mula dito sa paitlogan dito. After 3 days na mapisa,
Siyempre, malalakas na sila. Yun, kinukuha na namin. Dinadala na namin dun sa kulungan. Yun po yun. Yan po yun yung kulungan nila. Yan. Basta 3 days po, andyan na sila sa lupa. So, yan. Natural na pag-alaga. Bahala yung nanay niya na mag-alaga ng anak niya. Basta ibigay lang natin lahat ng kailangan din ng nanay. Yan. Dito pa yung isang pait lugan namin. So, dito galing yung isang inahin dati. Yan. Meron actually merong isang manok na naglilimlim. Nakapisa naman yan ng manok na yan ng 4 na pabo. Actually 5. 5 pabo ang na limliman niya. Kasi biglang umalis yung isang pabo eh. So yan. Ipakita ko na rin tong ground nila. So dito po yung mga main ground ng mga alaga natin. So andun yung ibang mga alaga natin. So dito may isang inahin na lang, ay isang barako na lang yan. Tsaka yung limang, ilan ba to? Apat na inahin ang iniwan ko dito. So yung tatlong inahin nandyan po sila. Tapos may lima kaming barako nandun sa ibang kulungan. So, yun, among available po sila. So, kung may gusto, yun, papasalan po natin mamaya. Nandun po sila. Yan. Yung pagkain po ng mga pabo natin. Oh. Mga gulay-gulay yan. Punong-puno po ito kanina. Kainong umaga. Yan. Hapon na ngayon. Eh, yan. Tapos, syempre, may Vitamin Pro. Yan. Ito naman yung kulungan ng ating mga barakong pabo. So inihiwalay ko po sila. So nasa 5 po ito. Nakahiwalay sila kasi yung mga to kapatid nila, yung mga inahin na pabo namin. Para maiwasan po yung inbreeding, eh andyan po sila. So yung mga gusto ring mag-alaga, available po yung mga ito. Ready sa lahat ng okasyon. Nasa 6 months, 7, parang ganun. Nasa more than 4 kilos to 5 kilos mahigit ng itong mga to. Yan, yan. Pagkain nila, ubus ka agad. Oh. Yan, so mamaya maglalagay ng Madrid de Agua na merienda nila. Yan, bronze tsaka golden palm.